mga partner, papunta tayo ngayon sa fish market or sa fresh market. Titingin tayo na pwede nating lutuin, no? So on the way tayo ngayon at titingnan natin kung ano ang masarap na pwedeng maluto para sa inyo. Okay? Titingin tayo ng lulutuin natin at mukhang nakita ko na kung ano yung masarap. Ito, masarap. Good morning po sa lahat ng ating mga partner sa kusina. Welcome po kayong lahat sa ating channel, Cucinero TV. At sa umagang ito, samahan niyo ko at magluto tayo ng special dish ng mga taga Visayas, Mindanao. Ito po ay ang balbakwa. Game? Alright! So ang main ingredients po natin dito ay ang paa po ng baka. May nabili po tayo kanina na isang buo ng paa ng baka at ang estimate ko po doon ay siguro may higit sa kalahating kilo po ng baka. Meron din po tayo ritong balat ng baka na pagsasamahin po natin sa ating pagluluto. Gagamit din po tayo rito ng daon sibuyas, ng bell pepper, ng bawang, ng luya, ng sibuyas, tanglad at syempre ang ating achwete powder. Meron po tayo rito ng isang piraso ng ating red bell pepper. Kahit anong kulay po, pwede. Pahaba lang po ang hiwa na gagawin natin sa ating pong bell pepper. Ayan po kasi ay nagbibigay ng mabango na amoy at masarap po sa ating pong sabaw na lulutuin. Originated nga po pala ang ating balbakwa sa Visayas and Mindanao. Sa bawat provinces po ng Visayas at Mindanao, magkakaiba po sila ng mga estilo pa rin sa pagluluto ng balbakwa. Isusunod po natin ang ating luya. Pahaba lang din po ang hiwa na gagawin natin. Mas marami, mas masarap. Parang lasang-lasa po yung kanyang luya sa ating pong ginigisa. Maghihiwa rin po tayo ng isang buo po ng ating bawang at ganyan lang po ang hiwa na gagawin natin. Meron din po tayo rito ng dalawang piraso po ng sibuyas. Dahil po marami ang mga karne na gagamitin natin, kaya gusto ko po mas marami rin naman yung mga ibang ingredients na gagamitin natin sa pagsusute. Nang sa ganon, tamang-tama lang po yung lasa na ibibigay niya sa ating karne. Meron din po tayo ritong dahon ng sibuyas. Marami-rami po ito. At gagamitin po natin itong matitigas na part mamaya sa ating pong pang-garnish. Kaya isa-separate po natin yan. Yung natitira naman po mga dahon, yan po ay gagamitin natin mismo habang nagpapakulo po ng ating pong karne bago po siya maluto. Marami po yan at tamang-tama po ang dami niya para sa ating karne. Okay? I-start muna natin mga partner ang pagpapalambot ng ating balat ng baka. Medyo matigas po talaga yan. At isusunod din po natin dyan ang ating pong paa ng baka na pinahiwa na po natin kanina. At para po mapabilis po ang proseso dahil sa sobrang tigas po niya, ipipressure cooker po muna natin siya. Pero hindi po muna natin siya tatakpan. Dahil ang gusto natin mangyari, in 10 minutes, pag kumulo na po siya, itatapon po muna natin yung pinagpakuluan niya. Dahil lumabas po lahat po ng mga hindi magandang mga dumi sa karne natin. Makikita niyo po mamaya ang ating gagawin. Yan na po, lumabas na po yung dumi sa ating mga karne. In 10 minutes po or 12 minutes at itatapon po natin siya at kailangan natin siyang hugasan. Kaya hindi ko pa muna siya tinakpan. Hugasan lang po natin siya mabuti para wala pong matitirang anumang amoy o dumi sa ating karne. Dahil ang pinakamasarap po talaga rito sa balbakwa na to ay ang kanyang sabaw. Kaya importante na hindi po pupunta yung amoy na hindi kaaya-aya sa ating sabaw mamaya. At ang gagawin po natin sa karne na yan, talagang palalambutin po natin yan.
Ayan po eh, puro collagen, no? At masarap din po yung pata ng baka na yan sa mga kare-kare. Yan. So lalagyan lang po natin siya ng tubig at saka po natin siya i-start para i-pressure cooker at babantayan po natin siya. Naglagay din po tayo rito ng tanglad para makadagdag na po ng bango at makabawas ng lansa sa ating karne. Nilagyan ko po ng ganyang basahan na basa sa ibabaw, mga partner. Technique po yan para po pag sumipol siya, hindi tataga sa inyong lutuan yung mga tubig niya, no? Nung napalambot na po natin ang ating mga karne, na siguro natin sa loob ng 30 minutes to 35 minutes, malambot na siya, eh sineparate na po natin siya, sinala natin siya. Pero yung sabaw, hindi po natin siya itatapon, mga partner. Kailangan natin siya mamaya. Ngayon po, magigisa na po tayo ng ating mga ingredients. Simulan po natin sa luya dahil gusto natin mapalabas talaga yung bango ng natural aroma ng ating luya. Sabi ko nga, mas marami, mas masarap po. Sunod na po natin inilalagay ang ating pumbawang. Kung maaamoy nyo lang po sana, eh talaga naman pong magigising kayo dahil napakasarap po ng amoy. Sa gisa pa lang yan. Ngayon po, ilalagay na rin po natin ang ating sibuyas. At alam nyo ba, mga partner, ang balbakwa po ay isa sa paboritong pagkain ng ating President Rodrigo Roa Duterte. Yan po ay isa sa mga paborito niya at sa mga kinakainan niya po sa Jensen, yan po ay isa sa mga lagi niyang ino-order. Okay, naglagay na rin tayo, partner, ng ating achuete oil, no? Binabad natin siya sa oil yung ating achuete powder dahil kailangan po natin siya as a food coloring sa ating pong niluluto. Optional din po kung gusto nyong maglagay ng pork and beans o ng mga tausi. Nasa inyo po yan, no? Pero sa ating pong style ngayon, hindi na po tayo maglalagay nyo. Ngayon po, ito na po yung ating pata ng baka na pinakuluan po kanina sa pressure cooker. Napakalambot po niyan, kaya kung mapapansin ninyo, eh dumidikit po siya talaga sa kawali sa ating pong wok, no? Isasaman na rin po natin ang ating pong balat ng baka. Yan po, hiniwan na po natin siya ng cubes. Ang pinagkaiba po kasi nitong pata na to ng baka, pag sa sobrang lambot po, no, puro collagen siya, pag kinain mo siya, talaga mararamdaman mo, dumidikit talaga sa labi mo yung karne. At hindi ka po mauumay o magsasawa dun sa lasa niya dahil hindi po siya taba, collagen po yung kanyang mga part ng kanyang karne. So, nilagay po natin dyan yung ating pinagpakuluan kanina dahil nandun lahat ng mga lasa natin. At kung makikita ninyo, nag-iiba na rin yung kulay ng ating sabaw dahil sa achuete. Naglagay na rin po tayo ng ating sili. Kailangan po natin yan dahil talagang ang balbakwa po may maanghang, no, o may kick pag ating hinigop. Naglagay din po tayo ng 2 kutsara ng ating tomato paste. Kung gusto nyo po maglagay ng tomato sauce, pwede naman po. Lagi pong optional yan at wala pong problema. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano po yung style ng pagluluto ko po ng balbakwa. At ang kagandahan dito, mga partner, sa balbakwa natin, no, hindi lang siya pang ulam, masarap din to pang pulutan. At speaking of pulutan po, no, shout out sa Tito's Crispy kay Adrian Martinez. At napakasarap nung umorder ako sa kanya ng crispy pata at ng mga baked bangus niya, no. Yan, naglagay na po tayo ng ating pamintan durog po, no. Tapos maglalagay na rin po tayo ng ating 2 kutsara po ng ating patis na ating pampalasa. Shoutout din po sa mga taga Alberta, Canada na nagme-message po sa atin. No? Ang dami pong mga nagme-message sa atin na nagpapa-shoutout. Medyo nakakalimutan ko lang po yung pangalan ng iba. Pagpasensyahan nyo na po. At shoutout din po sa mga taga Japan, no? Mga kaibigan natin na OFW dyan sa Japan. Okay, so pwede na po tayong maglagay ng ating asin.
At control lang po sa ating po mga nilalagay, dahil maglalagay din po tayo ng ating beef broth. Ngayon po, pwede na po natin ilagay po ang ating bell pepper. Actually, kahit anong kulay po ng bell pepper, pwede naman. Ito po ay napakabungo na ito. Pag ito'y natikman ninyo at kakainin nyo na, malalasahan nyo talaga at maaamoy ninyo at napakasarap na itong bell pepper. Kinakain ko ng hilaw yan. Masarap yan sa salad. Tapos, maglalagay na rin po tayo yung ating pong hiniwa kanina ng dahon sibuyas. Makikita ninyo yung sabaw natin, no? Medyo nag-iba na ang kulay niya dahil dun sa atsuete at saka dun sa ating tomato paste. Okay, so hindi na po natin siya tatakpan at hihintayin na po natin siya na medyo lumapot. At tikman na po natin. Kapag ganyan na po ang texture ng ating karne, malambot na, kitang-kita natin, sumasayo na yung lambot niya, pwede na po tayo mag-plating dahil luto na po ang ating balbakwa. Okay. Alright, so garnish na po tayo ng ating dahon sibuyas at ng ating fried garlic. At luto na po ang ating balbakwa ng Kusinerod. At sa lahat po ng ating mga viewers, followers, maraming salamat po at napakalambot, kitang-kita nyo naman po. Sana po may natutunan na naman kayo. And don't forget to like, to subscribe, and to share our channel. Lagi pong mag-iingat and God bless you all.